sa mundo walang permanente kung hindi ang pagbabago. Pero ako, ikaw pa din, di nagbago. So yun nga, it's me, Rowell James, and welcome to my channel. For today's video ay may gusto lang akong i-share sa inyo, may gusto lang akong pag-usapan natin, topic. At ito ay opinion ko lang at parang napapansin ko lang rin sa mga parang maling gawain sa relasyon, maling gawain ng magka-relasyon sa kanilang relasyon. Gets nyo? Kaya without beginning to, let's get it, man. Una kong napapansin is yung pag manliligaw ang boy sa girl, di ba? Total, magtagal naman na tayong magkakilala, magkaibigan. Masyado na akong in love sa'yo. Masyado nang malapit yung loob ko sa'yo, pwede na ba kitang ligawan? Tapos yun, matapos tanungin nung boy si girl, ang isasagot ng girl, tanong din. Like, ba't ako pa? Anong ba't ikaw pa? Napakahirap intindi namin ng boys yun kasi alam ba't ikaw pa? Siyempre may mabuting intention sa yung boy, tapos tatanungin mo ba't ikaw yung iligaw, man, like okay. Ito namang pangalawa sa boy naman to, meron talagang ganito na pag tinanong na kung pwede nang maligaw at sumagot na yung babae na oo, okay na ina, hindi makapaghintay, makalipas ng tatlong araw, apat o ilang buwan pa man yan lumipas, tatanungin kung may pag-asa ba ako, like maling-mali yun, boys. Maling-mali yun. Huwag mong tanongin kung may pag-asa kasi kaya mo nga siya niligawan para ma-turn on siya sa'yo, para mas mapalalim yung nararamdaman nyo sa isa't isa, diba? Tapos tatanungin mo kung may pag-asa pa, like, okay na ngayon yan. Diba? At ito pa, napapansin ko rin tong paglaseng, dun ka lang malambing, diba? Parang totoo naman yun, pero okay yung maging malambing kay paglaseng ka kasi meron talagang times na nawawala yung spark, nawawala yun. Kaya okay lang yung pag lasing doon ka malambing. Pero mas okay, kahit hindi ka lasing, malambing ka. Kasi super nakaka-turn on yung parang nababalik yung spark ng relasyon nyo. Kaya wag tayong umiram ng tapang sa alak. Parang ganun na. Pag po lasing ako, lalambing ako. Total malakas ang loob ko. Boys and girls. Hindi lang sa boys, pati sa girls eh. Kasi oo, kailangan ng girl ang lambing, pero kailangan din naming mga boys yung lambing. Kaya be fair, wag kayong maging selfish na sarili nyo lang yung iniisip nyo. Let's get it. Okay. Ito pa, pag galit kayong mga girls, sinusuyo namin kayo, nilalambing kayo, namin kayong mga boys. Tapos pag kami naman yung galit, okay nang inagalit din kayo. Paano yun, kami susuyo sa sarili namin? Sabi ko nga kanina, di ba? Kailangan nyo ng lambing, girls. Pero kailangan din namin mga boys ang lambing. Kaya be fair tayo. Huwag sarili lang isipin na magtampo ako para lambingin ako. Siyempre, parehas lang tayo kailangan ng lambing. Kaya nga mag-shota kayo para supportan yung isa't isa. Diba? 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 Ito pa, ang buking ng ina talaga. Yung pag nagkakalabuan na o parang may maliit na problema at ipagkakaintindihan, buking ng ina, share, post ng tungkol sa away sa social media, taragis yan. Maling-mali yan eh, boys and girls, maling-mali yan. Huwag na huwag kang magsubo sa social media na may di kayo pagkakaintindihan kasi pag maraming nakakaalam, mas maraming mangingialam. Keep it private but not a secret. Yun lang ang tips ko sa inyo. Huwag na huwag kayong magpo-post ng mga ganyan kasi parang mas maraming yung mga nakakabasa niyan, ay hindi pagkakalabuan, ni comfort ko nga, tapos yung comfort na yan, okay nang inang ilalam, lalambingin na, lalandiin na yan, hanggang maagaw na sa inyo. Kaya tips ko lang para mas maging matibay ang relasyon nyo, huwag kayong post ng post sa social media. Okay. Ito pa, yung puki ng inang tamang hinala ka parate. Boys and girls, huwag kayong tamang hinala. Puki na may kinausap lang na iba, parang magsiselos na kayo, pag-iisipan nyo ng masama na parang nawawala na yung tiwala yung sa isa't isa. Paano mabubuhay ang love kung walang tiwala, di ba? Kailangan may tiwala kayo sa isa't isa. Huwag nyo isipin na may kinausap lang na iba, na late lang ng konting-konti sa date nyo. Parang pag-iisipan nyo na ng iba, pag-iisipan nyo na ng masama, parang nag-cheat na sa inyo, maling-mali yan. Dapat buhayin niyo ang tiwala sa isa't isa para mas maging matibay ang relasyon niyo. Diba? Isa pa. Yung oras, yung bukin ng inang oras na yan. Huwag na huwag mong hihingin lahat ng oras ng boyfriend mo or girlfriend mo na ibigay sa'yo kasi bukin ng inang mag-iba rin yung inaasikaso, like pag-aaral, pagtatrabaho, kahit anong importanteng bagay pa. Pero huwag mong isiping mas importante
mas importante yun kaysa sa iyo na parang hindi ka na priority po kayo ng inang yan. Kaya kayo nagligawan, kaya kayo nagjowa kasi gusto niyo suportahan yung isa't isa. Gusto kayo yung parang pundasyon ng pangarap niyo. Yun ang stick sa inyo, suportahan niyo yung isa't isa. Huwag niyo hingiin ng buong oras na ituon lang sa iyo kasi pag may babe time, may babe time, pero pag importanteng bagay lang, walang istorbuhan kasi huwag mong isipin na hindi na ako priority ng boyfriend ko, hindi na ako priority ng girlfriend ko. Mali-mali yun. Boys and girls, mali-mali yun. Okay. At itong pinakalas ko, yun ang ina, pinakalas na ito, yung makikipag-break ng walang dahilan, okay nang ina, girls and boys ha. Boys, pinaghirapan yung ligawan yan, okay nang ina, nananahimik yan, niligawan nyo, sinota nyo, tapos makikipag-break ka ng walang dahilan, okay nang ina, maling-mali yan. At ikaw naman, girls, pinaghirapan ka ligawan ng boys, boy, pinaghirapan ka ligawan ng boy, tapos okay nang ina, makikipag-break ka ng walang dahilan, pinaghintay mo ng matagal yan bago makuha yung matamis mo, oo. Tapos okay nang ina, makikipag-break ka ng dahilan, takin na mag-give me a acceptable reason din. Kaya kung ako sa inyo, kung ganyan yung karelasyon nyo, girls, ako na lang yuwain nyo. Walang breakan. Bago makapag-break, kailangan ng valid ID, barangay clearance, police clearance, and bay clearance, PSA, resume, at kung ano-ano ba. Hindi, chok lang. Diba? So yun, yun lang yung 10 tips na may, ay 10 opinion na pag-uusapan natin ngayon. Nasabi ko na lahat. Kaya kung tingin nyo makakatulong to para mapatibay yung relasyon nyo, tingin nyo makakatulong nga, please give this video a thumbs up, leave some comment, share, no hate, spread the love, subscribe. At bago matapos yung video na to, gusto ko lang i-shout out Janica De La Cruz, Christine Gabo, Jezreel Jomino, Alisa Cortisano, at yung isa nyo pang kasama, hindi ko kilala yun, kaya yun, shout out sa inyo. At alam nyo kung bakit magaling ako dyan sa mga ganyan, tungkol sa relasyon na yan, kasi wala akong jowa. Talaga yun, kaya magaling ako dyan kasi coaches don't play. Siyempre mga coach hindi naglalaro, hanggang salita lang yan, hanggang turo lang yan, kaya magaling ako dyan, coach ako yun, player ko lang kayo. Kaya makinig kayo sa akin para mas matibay ang mga relasyon nyo, at kung saang-saang bagay, comment nyo lang, bibigyan ko kayo ng mga tips. Diba? So yun nga, kung nagustuhan nyo to, please give this video a thumbs up, leave some comment, share nyo na din. Know it, spread the love, subscribe, strive for progress, not for perfection. Let's get it! See you in my next video! Talk back to you, say it like that. If I hate you, then find someone.